Trouble Blanks. Ito na! As you have probably read from the title, after 3 or 4 years ata, I'm finally going to travel again. And for the first time in forever, I'm going to be traveling to Europe. Kasama ko sa trip na to ay yung mom ko and her sister, which is my auntie, and her best friend, who is also very close to our family. We're going to 3 different places and... Siyempre gusto ko namang magpaganda ng onte kasi minsan lang ito mangyari and I'm very lucky and I'm very thankful to get to experience and get to travel. So gagawin ko din ng onting effort in this vlog. Siyempre mag-iimpaki ako, magbubuka ako ng nail appointment, lash appointment, and I'll get my hair done. Pagtutunan ko ng pansin yung skincare ko and my hair care and my overall care. So for the first part of this vlog, I'm going to be dyeing my hair. Siyempre, pwede ko naman itong ipagawa sa salon, pwede ko naman itong gastusan. But since I still have a week to prepare for the trip, since marunong naman ako magkulay ng sarili kong buhok, I've done this a couple of times, at I've already spent tens of thousands of pesos para lang sa buhok na ito na kaya ko rin namang kulayan sa bahay. Ito rin naman yung ginagamit nila sa salon, kaya ako na. Ako na. Oo, sa salon may hair treatment sila. Pero meron din naman sa Watsons. Lahat ng ginastos ko dito, hindi pa rin katumbas ng isang hair treatment sa salon. So, I guess nakatipid pa rin ako kahit papano. At ito magagamit ko pa after coloring my hair. Simpleng touch-up lang po ng roots na tumutubo na na medyo batoy na pumignan. Ang daldal ko. Simulan na natin ang part 1. Kulay na natin ang buhok ko. Pero kukulay ako ng buhok, I make sure na andito yung instructions kasi alam ko magkakaiba ang instructions ng mga box hair dye. Wait a damn minute. Di ba yung usapan ba? Be, asan banda dyan yung shade ng brown? Okay, sure, medyo na-miss ko yung jet black era ko dati, pero yung usapan kasi brown eh. Anyways, I don't want to stress about my hair, at least walang nangyaring masama. I'm going to pass my chicken leg mic to the Past Kelly, ang nag-iimpake, ang mas nahihirapan. Go take over, Past Kelly. Thank you so much, Future Kelly. Dito na tayo sa mas nakakapagod na parte. Let's pack. I wouldn't call myself an expert yet when it comes to traveling, but I've been to a couple of countries before. I think nakaipon din ako ng ilang mga tips and advice na pwede ko i-share sa inyo when it comes to traveling or packing or the like. First things first, pagdating sa pag-iimpake, as a Virgo, kailangan nakaschedule lahat, kailangan may mood board po sa Pinterest, kailangan nakalatag, nakakalendar ang mga susotin ko. Importante din na malaman ko kung ano yung weather or yung temperature dun sa lugar na pupuntahan ko. Kasi sinong gustong mag-sweater sa Egypt. Yung mga listahan ng mga dadalhin ko, sinisimulan kong ilista mga 2 weeks before my trip.
Or paminsan-minsan naman, pag bigla na lang may idea vomit sa utak ko, lalagay ko lang siya sa notes ng phone ko para lang, uy, pwede ko itong suotin. Uy, para magamit naman tong jacket na to. Para magamit naman tong sapatos na to. Para makapag-aura naman ako ng walang regrets. Basically, gumagawa ako ng table, date, clothing, shoes, socks, accessories, the little tweaks sa outfit mo to make it look stylish enough. Nakasulat po yan. My bag and my look or glam inspo. As a maarte, as a mabagal at hindi marunong masyado sa makeup at sa pag-glam, gusto ko nakaplano rin yun para hindi ako napapraning, para hindi rin ako madaling-madali at nagkakram the night before ng kung anong makeup o buhok na gagawin ko sa specific outfit na sasuotin ko the next day. For packing naman inside my suitcase, this is my first time using itong mga package cubes and their compression. Super space saver siya para magkasya lahat sa maliitang to. For my clothes naman, prepared ka te. You may already know this, pero pinaka-safe saving way to pack your clothes is to roll it. Ito naman, makikita nyo may iba, may ganito. Kasi ito yung mga outfits na feeling ko kakailanganan ko ng fashion tape or ng double-sided tape. So, ayan. Yan yung marka. I also did this with my tights para hindi siya mabuhol-buhol sa maleta. Since I'm going to 3 different places, tapos yung dalawa doon connected, I have a separate packing cube for the 2 other locations. Para hindi na magkahalo-halo yung mga damit ko at para madali na lang siyang ipack to a separate bag when I go to the next few locations. As a content creator, TikToker, Instagrammer, syempre hindi pwedeng maiwan ng aking tech. Since gagamitin ko pa siya for the rest of the week, ilalagay ko muna siya sa maleta ngayon pero tatagalin ko rin siya mamaya para lang ma-secure niya yung space na gagamitin niya sa bagahe. For my carry-on bag naman, same thing. I have a separate document sa laptop ko kung saan nakalagay yung mga gusto kong dalhin lang dito since ang limit lang nito sa weight is 7 kilograms and this is the one I'm going to bring with me during the flight. Dito naman po, sa parting to, tinitignan ko palang pagod na ako. Wala naman akong balak dalin lahat ng to kasi maubusan ang gamit dito sa bahay namin. Para pag nanakaw to, diba? Di wala na akong gamit pag-uwi. Nilatag ko lang lahat sila dito sa table para kumbaga may menu ako ng mga bagay na pwede kong ilagay or i-add sa mga outfits ko. At para walang makalimutan, diba? Kesa sinalampak ko na lang lahat sila sa bag tapos, ay! Wala pa pala ako si Terezin! Ganon. 90% done with my clothing. 90% kasi hindi pa kompleto yung panty ko. At isa pang set ng pantulog and then 100%. Sa harapan ko ngayon na isang buffet ng skincare, ng toiletries, ng makeup, ng sinturon, ng alahas, ng gamot, at ng shades. Ito rin yung mga gamit na madalas nakakalimutan natin. Other than our charger, our power bank na minsan naiiwan sa bahay. But yeah. Nagpo-procrastinate na lang ako rito, kaya simulan ko na. Kung mapapansin nyo rin pala, meron ako mga gamit na linalagyan ng mga pink dot na sticker, ganyan. Kasi yun yung mga ilalagay ko sa hand carry backpack ko. Since bawal magbit-bit ng more than 1 liter of liquid sa hand carry, yung mga travel size lang na skincare, yung mga bit-bit ko. Just like this. After almost 3 hours, I'm finally done packing. Pwede na akong umarangkada. Probably a day before my flight, i-double check ko kung napack ko na ba lahat. Especially my passport, my visa, tickets, mga bookings, ganun. And yeah, kung medyo nakalimutan man akong damit, toiletry, skincare, I don't really want to stress about it kasi this is a vacation na syempre on duty pa din ako sa trabaho by vlogging and making content. But it's really not that serious. May mabibilhan naman ng mga gamit, so I'm not going to stress out about that. And also, tatlong babae yung kasama ko, so malamang may hiraman ako. Sana, or ako yung magpapahiram, why not? Ngayong nakapack na ako, excited na ako, nang sobra-sobra. Hindi lang masyadong halata. Ngayong hawak ko itong manok na to, nagugutom na po ako. Gusto ko na magmerienda, so what's next for this vlog?
I'm handing it to the future Kelly again. Mail day! Transition 3-2. Charot. First time ko magpapanail extension. Sobrang excited ko kasi dati ko pa ito gusto gawin. At dami kong pimple. First day ng period ko. Nag-explain. Last but not the least, lashes. Last part, also my favorite part. Nabudol niya. Magpa-lash perm na lang gawa ko. Gusto ko sabihin tapos na ako sa pampering ko. Pero parang gusto ko pa atang i-adjust yung kulay ng buhok ko.